Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Emperor reverse. Three of Pentacles reverse. The High Priestess reverse. Strength reverse. Give me the message. King of Pentacles reverse. Give me the message. Ano energy ng person mo? Eight of Swords. Give me the message. The Lovers reverse. And Page of Wands. Nakikita ko dito, no? Yung bang tipo na saradong isip ng tao nito, wala siyang makita na magandang resulta sa connection na to, or hindi niya nakikita ng magandang resulta ito, okay? Kumbaga, no, negative yung isipan ng tao mo ngayon. Pwede rin sabihin na dineded mo to, hindi mo to iniibo, hindi mo to kinakausap. Kaya itong tao nito, hindi niya alam kung paano babalansin ng lahat, okay? Wala tong lakas ng loob na humarap sa'yo. Okay, meron itong Leo, Virgo, Capricorn, and Taurus. Then, meron din Pisces, Aries, Gemini, Aquarius, and Libra. Leo and Sagittarius. Ayan, ito yung nakikita ko. Nakikita ko dito, siya yung tipo ng tao na walang paninindigan, okay? Pwede rin tinanggalan mo to kasi hindi to nanindigan sa'yo. Nakikita mo to na walang plano sa'yo. Or pwede rin sabihin na meron ka ng mga sign na nakikita dito sa tao na to na iba sa gusto mong mangyari, okay? Kumbaga ikaw, gusto mo talaga ay yung, kung halimbawa no, ikaw family-oriented, itong tao mo hindi ganun, okay? Pero na-feel ka dito, no? Yung iba sa inyo, nakikita ko dito na may umalis. Meron ditong third party ako nakikita, okay? Meron ditong gumulo sa connection nyo dito sa The Lover's Reverse. Kung makikita mo, no? Meron ditong tatlong kamay. So, nakikita ko dito, marami kayong memories. Na-feel ko dito, meron tong unang asawa or pwede rin sabihin. Meron pa rin ditong tao na hindi pa makarecover dito. Okay, ito lang na-feel ko. Bago ka dumating sa tao na to, meron pa tong tao na ayaw pang pakawalan tong person mo. Pwede rin sabihin meron silang anak nito. Ito yung dahilan kung bakit ayaw pakawalan ng tao na to yung person mo. Okay? So, na-feel ko dito na iipit ka eh. Kaya nakikita ko dito, inalisan mo to. Kung mawala ka dito. Kasi nakikita ko dito na mas nakatuon ka sa paglago mo individual, okay? Pero ganun pa man, ano, meron ako nakikita dito na kinakapos. Pwede rin sabihin meron ka ditong tao na kinukulang sa budget, or pwede rin sabihin hindi sapat yung kita niya dito, wala siyang naiipon. Pwede meron ka ditong person na maluho, or pwede rin may bisyo kung bakit naubos yung pera niya dito. So ngayon, itong tao mo, gusto niyang makawala sa ganitong pakaramdam sa Eight of Swords. Kaya lang, alam mo yung tipo na pilit na hinihila itong tao mo sa alaala mo. Okay? Kasi may memories dito. Pilit siyang hinihila dito, pero nakikitaan ko dito na nilak mo eh. Okay? Pwedeng nilak mo na yung puso mo dito, or pwede rin sabihin, sinarahan mo na yung
pahina yung dalawa dito, okay? Kumbaga nakatuon ka sa next chapter ng buhay mo. Pero itong tao nito, ayaw mag-moving forward, okay? Ayaw nitong i-let go ka. Ito lang yung nakikita ko. So, meron ditong tao na ayaw makipagkasundo. Kumbaga, no, itong tao nito, gusto niya makipagkasundo, pwede ikaw ayaw mo makipagkasundo dito hanggat maaari ayaw mo talaga, okay? Ganun yung energy mo dito. Then, nakikitaan ko rin dito, no? Meron ka ditong tao na yung bagang ready to go, okay? Kumbaga, kahit saan siya pwede, okay? Pwede rin sabihin mag-gimmick, ma-happy-happy, go-lucky, happy-go-lucky, mga ganyan, okay? So, nabifeel ko dito na pwedeng kung saan-saan din to nakakapuntang lugar. Ito rin nabifeel ko, pwedeng layasiya, okay? Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito, bigla tong susulpot, okay? Pero ganun pa man, hindi pa sa panahon ngayon kasi may takot pa to eh. Or pwede rin sabihin na gusto ng tao nito yung happy-happy lang, okay? Yung ba tipo na ayaw niyang mamoblema, once na may problema, tinatakasan na. Ganun, ganun yung energy ng tao na to, no? Kumbaga, no, makasarili. Meron ka ditong tao na makasarili. Ito lang yung nakikita ko. So, nafe-feel ko dito na wala pa tong kakayahan na ipaglaban ka, wala tong kakayahan. Or pwede rin nakitaan mo na to ng ganong sign na iba sa mga sinasabi niya, okay? Pwede rin meron ko siyang pangako, pero iba sa kinikilos niya. Hindi mo siya nakikitaan ng pang long term, okay? Knight of Pentacles reverse. So, hindi mo nga to nakikitaan ng pang long term kasi taliwa siya sa mga sinasabi niya, okay? Wala siyang plano or pwede rin sabihin, hindi niya iniisip yung future niyong dalawa. Wala siyang ganun, ano? Ito lang nafe-feel ko, hindi niya pinag-iisipan. Kumbaga, sarili niya lang yung iniisip niya. Okay? Pag nandiyan na yung problema, tinatakasan niya na. The moon. So, itong tao mo, no? Ngayon siya hinihila ng kanyang nararamdaman dito. Pwede rin hindi mo na to pinapansin, wala ka nang ginagawa dito, deadma-deadma ka na lang dito. So, itong tao mo, no, ganito kanya tingnan, loyal, tapat. Okay? Alam niyang may potential ka, okay? Kaya lang, dahil meron ditong mga sumagabal or meron ditong involved na tao or pwede rin hindi lang ikaw yung kausap ng tao na to. Kasi ready to, ano siya, ready to mingle kahit sino, open siya sa lahat. Pwede hindi lang ikaw, pwede may natuklasan ka rin dito, okay? Ito rin nakikita ko, parang lalakero, babaero, mga ganun, okay? Give me the message. Two of Wands. Hindi siya balance. So, itong tao na to, nafe-feel ko, yung iba sa inyo nasa ibang bansa or pwede rin meron kang tao dito na siya yung nasa ibang bansa, ano? Meron ditong travel ako nakikita. May pwedeng pag-uwi, okay? Naguguluhan to sa kanyang nararamdaman. Six of Wands reverse. May ego din to. Ito lang nafe-feel ko, may ego siya. Kumbaga, ano, kahit siya yung may kasalanan, ayaw niyang mag-compromise sa'yo. O, yung ganun ba? Ayaw niyang makipagkasundo sa'yo. Ito lang nakita ko. Kumbaga, siya yung tipo ng tao na kung ayaw mo, di huwag. Marami naman babae dyan, marami naman lalaki dyan, okay? Ba't ako magtsatsaga sa'yo? Ganun yung mindset niya, no? Kumbaga, nafe-feel ko dito na pinalampas ka niya, okay? Pinalampas niya yung pagkakataon kasi kahit sabihin na maraming babae, maraming lalaki, iba yung ikaw kasi tapat ka eh. Madalang ang tapat. Kumbaga itong tao na to, ganun yung mindset niya, ganun siyang lumaki, okay? Kaya itong tao na to, ayaw niya makipagkasundo, nagliliwaliw, ganun. So meron itong Year of the Horse, Year of the Dog, okay? Give me the message. Four of Wands. Pero makikipagkita to, no? Pwede rin biglayin ka ng tao nito or pwede rin ikaw yung ay makipagkasundo dito, okay? Ganito yung energy mo. Kasi nga, nakikitaan ko dito na ganito mo siya tingnan eh. Negatibo, okay? So, itong tao mo, tingin ng tao mo dito, hindi ka makipagkasundo sa gusto niyang mangyari dito. Pero ito yung gusto niyang mangyari, oh, proposal, okay? Pagkikitang muli. Kung madalas mo makita yung 444, 1111, okay?
So, nakikita ko dito na gusto nito makipagkita, gusto nito magsimula, okay? Gusto nito na maging masaya sa piling mo, okay? Kaya lang ikaw dito, dahil sa nangyari, pwedeng meron ka ng trust issue or trauma ka na rin sa tao nito, ayaw mo magtiwala, okay? Kumbaga, ano, nakikita ko dito na siya yung, kumbaga, ang energy mo, sa lahat ng tao, siyang hindi ko dapat pagkatiwalaan. Ganun yung energy mo. Excuse me po. Too absurd. So, nafe-feel ko ito, gagawa to ng paraan. Ito lang yung nakikita ko, ha. Gagawa to ng paraan para makausap ka. Gagawa to ng paraan para maging okay ang lahat, okay? So, nakikita ko dito, the magician. Pero hindi pa pinagkakalob sa kanya dito yung gusto niyang mangyari. Kasi maybe kaya hindi pinagkakalob dito yung hinihiling niya. Kasi wala pang pagbabago sa kanya. Ayan. Nakikita ko dito na yung negative yung kanyang ano eh, mindset eh. Kumbaga, pwede rin sabihin na gusto nito na puntahan ka kasi pwedeng isipin ng tao na to na ganun ka pa rin, madali ka pa rin sumakay sa kanya. Hindi siya nag-evolve, okay? Kumbaga, hindi siya, wala siyang develop na nangyari sa tao na to, no? Kung ikaw dito, nag-grow ka kasi natuklasan mo dito kung ano yung malig dito sa tao na to, okay? Kasi ayaw mo eh, ayaw mo nang makipagkasundo dito kasi nalaman mo dito yung halaga mo. Kaya ikaw, nakikitaan ko dito na ayaw mo. So itong tao na ito, hindi kayo pagkakalob dito sa tao na to kasi wala pang pagbabagong nagaganap dito. Ayan, ito na yung nakikita ko. Okay, tingnan naman natin sa isang card na to, okay? Give me the message. Ano pa yung karagdagang mensahe? Give me the message. Ano yung karagdagang mensahe? Dragonfly. So, nakita ko dito, meron kang mga natuklasan dito, okay? Kumbaga, nag-healing ka dito sa trauma na nangyari sa'yo. May pagbabago, okay? Nag-evolve ka. Yung person mo, hindi. Ito lang nafe-feel ko. Give me the message. So, break up. So, nagkaroon dito ng separation. Kumbaga, no, inuutosan ka dito na i-stop yung pattern. Pwede rin sabihin na cool off kayo ng cool off, okay? So, ikaw nakikita ko dito. May silent treatment kang ginagawa. Or pwede rin before, ano, inabandon na ka nito. Give me the message. Oh, stab in the back. So, nafe-feel ko dito, no, heartbreak. Nasaktan ka dito ng bongga. Kaya itong tao mo, ayaw mo makipagkasundo. Kasi betrayal to eh. Kumbaga, nasya ka dito, hindi mo inakala na magagawa to sa'yo ng tao na to. Pwedeng natuklasan mo to, okay? Hindi lang ikaw ang sa buhay ng tao na to. Hindi mo akalaing magagawa to sa'yo, okay? So, dinaya ka. Give me the message. Arrow Cupid. Pero sinasabihan ka dito, no? Manali ka pa rin sa larangan ng pag-ibig. Merong parating. Merong sorpresa. So, huwag kang mag-alilangan once na meron dito ang gusto makipagkilala sa'yo. Okay? Give me the message. I think new person to. Twin flame. So, meron ditong twin flame. Yin and yang. Kumbaga, no, magiging balance din ang lahat. Pwedeng matrack mo dito ka-twin flame mo. Okay? Yung tipong makukomplement ka, makukomplement ng tao nito. Ikaw, okay? 818. Nakita kong 818. Give me the message. Nakita ko rin ng 888. So, karmic relationship. So, nabifeel ko dito, no, yung iba sa inyo, twin flame mo yung karmic mo, okay? Kumbaga, no, may lesson dito, may aral dito, okay? Na nag-trigger ang bawat isa. I think, nabifeel ko dito, no, once na tumungo to sa'yo at hindi mo to kinausap, nabifeel ko dito, ikaw yung magiging aral sa tao nito para maging matuwid siya dito, okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, lesson. Kumbaga, no, letting go and loving you. Kumbaga, i-let go mo to at mahalin mo yung sarili mo. Okay? So, separation. Talaga may separation nangyari sa inyo. Ito na yung nakikita ko dito, no?
So, meron dito nag-iisip sa'yo. Pamula nung naghiwalay kayo, nag-iisip ng tao na to. Nalulungkot siya. Hindi na siya sigurado sa future niya nung nawala ka. Pwede rin sabihin na ikaw yung future ng tao na to. Pero dahil hindi mo to pinagtuunan ng pansin, ano, hindi niya sigurado kung may future pa bang naghihintay sa kanya. Okay, sabihin natin na marami siyang nakakausap na babae o lalaki. Pero hindi niya matatagpuan yung tulad mo na tapat, okay? Madalang ang tapat. So, pinakawalang ka ng tao na to. Ito rin na feel ko. Pwedeng nang hihinayang to. So, ikaw mas pinili mo yung healthy choice, okay? Lagi ka lang matalino dito. Kumbaga, nagising ka or pwede rin ginising ka dito. Okay? Na kung sana, no, dun mo nalaman yung halaga mo. Na masarap palang mabuhay kahit single ka, okay? Nagiging kang masaya kung ano meron ka. Masaya ka sa buhay na meron ka, okay? May pag-aalaga kang yung ginagawa sa sarili mo. Ito lang nakikita ko. So, self-love, self-care, ayan. Ito lang na feel ko sa'yo. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.